Yan bali makikita niyo yung mga Fort of Goals ng Queen Victoria, Queen Mary II, and FTI Berlin. Yan makikita niyo yung mga location na pinuntahan ng tatlo kong ano naging barko from ano nga Southampton papunta ng New York, papunta ng Caribbean, then tumawid pabalik ulit ng ano pabalik ulit ng Europe. Yan yung mga naging ano niya fatway nung mag world cruise. Yan makikita niyo yung South America, then papunta ng USA yan sa San Francisco, California, then tumawid papunta ng Hawaii, then sa Guam, then pumunta ng South Pacific, papunta ng ano South America, after that pumunta ng New Zealand, Australia, Asia, diyan sa Philippines, Osaka, Japan, then Malaysia, Singapore, then tumawid ng Indian Ocean papunta sa Cochin, then pumunta ng South Africa. After South Africa, ayan makikita nyo yung ano naman niya, diyan sa Middle East tumawid pumunta ng ano ng Suez Canal papunta dyan sa Mediterranean Sea, makikita nyo yung mga iba't ibang place na napuntahan dyan sa South, sa Mediterranean Sea, like yung ano nga dyan sa ano sa Italy, yan sa Croatia, then Greece, then papunta dyan sa iba't ibang place sa Europe, then pumunta ng Norway. Then yan naman makikita nyo yung fatway from ano nga yung mga pinanggalingang from Croatia papunta ng ano Caribbean, then papunta ulit ng Europe, then yung mga picture ng mga kuha ko. Yan makikita nyo. Yan ang mga ano mga place na napuntahan ko na sana masundan nyo. Yan makita nyo iba't ibang lugar yan. Sana ito nga pinakikita ko yung iba't ibang place na napuntahan ko. Ito nga, makikita nyo. But before I proceed, bago ako mag-proceed, yan nga, sinasabi ko, just, ano nga, subscribe, like, and share. And don't forget to... Hello, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back again to Marciano Singson YouTube channel. But before I proceed, please subscribe muna. Mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, please subscribe. Then, push the notification bell para ma-notify ko kayo sa mga ina-upload kong video. Then, like nyo na rin and share. So, yung makikita nyo yung ano nga, place ng Sadar muna tayo after ano, Rijeka. Yan, makikita nyo sunod-sunod na lugar yan ng, ano, ng Croatia. Noong March 14, 2016, hindi ko na masasabi after dry dock. Yan nga, makikita nyo yung pagpunta ko dyan nung ano, 2016. Yan nga, makikita nyo yung place ng Sadar. One of the place of Croatia kasi marami ako dyan. Ano, after my dry dock, hindi naman dyan sa Split. Before dry dock, saka kami pumunta ano, dyan, dumadaan. Puro Croatia, then after Croatia, ibang place of Croatia, yun, magka-dry dock na kami. Kaya lang inuna ko yung Rijeka at saka yung Rijeka when I joined, and also during Rijeka, and also it was on the top of the Croatian peninsula. Kaya nga makikita nyo nga yung place niya, yung Sadar, tapos ng Croatia, yung place ng Croatia, Rijeka. Yan naman pababayan, makikita nyo yung Sadar place ng Croatia, one of the place of Croatia. Marami na rin mga ano yan eh commercial yung Croatia, talagang they promoting ano promoting what do you call this, yung tourism. Buti nga medyo ano maluwag sila diyan dati noon bago ka makalabas diyan. When you are crew, kailangan you have a Schengen visa. Hindi sila nagpapalabas diyan nang wala kang Schengen visa, pero after all, after na ano, nagpapalabas na rin sila ng crew. Yan, makikita niyo yung mga place nila upon arrival kami niyan sa Sadar, Croatia. Makikita niyo mga mountainous din yung ano, tapos na almost on the ano nga yung ano nila sa shore, yung mga iba't ibang lugar nila, yung mga place na dinedevelop. Yan, makikita niyo yung repeater siguro yan, mga antenna.
mga ilang beses din ako nakabalik din sa Zadar, just sa Croatia, more than twice mga nagbabalik-balik ako diyan sa just sa Croatian na peninsula yung anong yan and mga kalapit na lugar niya. Ayan, may mga makikita niyo yung mga Jordania at what do you call this Roro. And also yung kalapit na mga state yung katulad ng Albania, ayan, Montenegro, Durres, yan, after all the place in Croatia, I will share again also some of the place like Albania, Durres, and Montenegro. Sineshare ko lang sa inyo yung mga place na puntahan niya na usually ang biyahe niya, madalas magbiyahe dyan itong STI Berlin. Yung Queen Mary to Queen Victoria sa Croatia na mabiyahe rin siya, pero usually kadalasan yung Dubrovnik, kasi one of the best place in Croatia was Dubrovnik. Yung makikita yung magandang talaga, yun ang talagang kilalang kilala dyan sa Croatia. Pero yan, makikita nyo marami rin mga place dyan akong napuntahan, almost more than 5 yung place dyan sa Croatia. Alos tikit-tikit dyan na pinuntahan namin ng when I was in a FTI Berlin. Makikita nyo, as usually yung Queen Mary to Queen Victoria, hindi lahat naman ng place dyan sa puro mga talagang pinupuntahan ng Queen Mary to Queen Victoria, yung mga kilalang-kilalang lugar. And also some of the cruise ship, hindi nila napupuntahan yan, katulad yung mga Split, mga yung maliliit na bayan, bihira nilang mapuntahan yan. Not like yung yung FTI Berlin, talaga makikita nyo nga sa mga posts ko, yung mga share location, makikita nyo dikit-dikit yung mga place na pinuntahan ng FTI Berlin. Kaya halos sa one country siguro mga 5 places, more than 5 places yung mga lugar na napupuntahan ko. Kaya katulad dyan sa Croatia, more than 5. Yan, isa-isa nga yan, Zadar. Magandang lugar yan. Pero makikita nyo yung Split. Tapos yung Sebenik. Yan, Dubrovnik. Yung one of the, pinakamagandang lugar nila. Talagang, yun ang pinakasikat dyan sa Croatia, yung Dubrovnik. Makikita nyo sa next, to be followed sa mga susunod na mga vlogs ko. Nakita nyo yung mga mga place na marami pang susunod papunta ng Europe. Actually, na-share ko na yung UK, yung British Island, then yung pagtawid namin from Southampton to New York, yung tawag dito, yung transatlantic, palaging biyahe namin doon dati ng Queen Mary to ako, transatlantic. Kuminsan, 1 month kami transatlantic, mga 6 times kami pabalik-balik ng New York to Southampton. Then after that, pagka yung magandang panahon, tumatawid na yan, papunta ng Caribbean. Lahat ng place sa Caribbean na also, more than 10 ports of call yung napuntahan na din namin dyan sa Caribbean. Usually yung nga, naging biyahe ng Queen Mary to Queen Victoria at FTI Berlin. Marami. Kung nasundan nyo yun, kung di nyo ito nasundan, just search it and you can find the place, yung mga una kong na-share. Yung sa Caribbean, yung sa Canada. Yun, sa Canada, maraming place. Yung Quebec, Halifax, St. John. More than 5 yung place na napuntahan. And also, pagtawid nga ng Southampton to New York, yan, pupunta nga yan ng Rhode Island, Charleston, Florida.
Then after that sa Caribbean, mag-iikot dyan. Then minsan tatawid ng Panama Canal yung ano nga, Queen Victoria. Tatawid ng Panama Canal papunta ng ano naman Pacific side ng USA. Yung ano, San Francisco, Los Angeles, then tatawid ng Hawaii. Pero yung Queen Mary 2, sa malaking barko siya, on 2004, one of the biggest and the largest ship in the world, na yun nga, hindi nga siya makadaan sa, ano, sa, hindi siya makatawid sa, ano nga, Panama Canal. Kaya ang nangyayari, mababayan ng, ano, ng South America, yung nga, mag-iba-ibang, ano, makikita nyo rin, yung, I share it to you, yung mga naging biyahe at a stopover and a port of calls ng Queen Mary 2, Queen Victoria, sa ano nga, South America. Makikita nyo yung ano din. Ikot yan papunta ng Cape Horn, papunta ng Cape Horn doon sa Magellan Strait. Yan, bababa na yan doon papunta ng ano, ng USA ulit. O kuminsan tatawid dyan sa ano, tatawid naman yan, makikita nyo nga sa sailing map nga, tatawid naman yan ng South Pacific punta sa mga maliliit isla dyan sa South Pacific, yung Fuji, Samoa, iba-ibang lugar na maliliit yan, Moria, yan, maliliit na isla lang doon na dadaanan niya, stopover, Port of Calls, then Vanuatu, marami dyan, Moria. Then papunta ng ano, New Zealand. After New Zealand, makikita niyo yung tawid doon. Papunta ng ano, ng ano, papunta siya sa what do you call this, Australia. Australia is the port of calls, including Sydney, Perth, Darwin and Angeles. Then after that, yun nga, pupunta ng ano nga, ng Asia, ng ano, pupunta ng Japan, ayan, Singapore, pupunta ng Thailand, then tatawid naman ng ano, Indian Ocean, pupunta rin ng ano, South America, Africa, sa Durban, Cape Town, then tawid yan, kumbisa tatawid na yan papunta ng ano, ng babalik ng Southampton, but some they go back going to ano nga, going to Middle East, tulad ng Dubai, then ang Dubai sa Oman, then yung mga ano nga, ano, makikita nyo pupunta naman ng ano, ng Egypt, patawid dyan doon sa Suez Canal. Then Mediterranean Sea, yung nga makikita niyo yung mga place na ano nga, ito nga continuation yung mga ano nga sa Greece, ito nga pati itong Croatia, ito nga Croatia, one of the ano nga, yan nga kita niyo, yan yung place ng Zadar, one of the Croatian ano place. Marami ako, ilang beses nga ako dyan, nasabi ko nga 3 times or 5 times din ako pabalik-balik dyan sa mga place ng Croatia. Kaya nga, in the second time around, yung ano nga, yung may share ko from Rijeka, yan naman yung Zadar. Makikita nyo yung mga place nila, talagang in architectural and engineering na design, makikita nyo halos pare-pareha siya. Halos pareha siya ng ano, sa Italy and Greece. Yan, halos magkakaparehas yung ano nila, yung mga architectural design, yung mga buildings, yung mga houses, yung street. Yan, makikita nyo, napaka ano nga, makikita nyo nga yung street nila, talagang ano, makikita nyo yung ano, yung walkway naman na ano, nilalakaran nyo, talagang ano, talagang puro tiles na ano, palibasa. Mayaman sila sa mga tiles talaga dyan eh. Dyan dati nanggagaling yung mga marmol dyan sa ano, dyan sa Greece, dyan sa Croatia, sa Italy.
Yan ang producer dati ng mga ano, ng mga mahol. Even when I was in Saudi Arabia, yan nagagaling yung mga talagang original marble, not like yung mga tiles ngayon na inaano na nila yung made in China, which look like marble, but the original marbles came from that place. Yan, dyan sa Greece, sa Italy. Yan, makikita nyo naman yung mga walkway niya. Talagang the street, kikita nyo talagang made of marble. Kaya makikita nyo yung ano niya. Kaya makikita nyo yung mga tourist dyan. So sabi ko nga, yan nga yung mga place na napupuntahan ko na may share ko. Yan nga, one of the second place din yan na may share ko yun dyan sa Croatia. But yung talagang place na maganda na pinupuntahan nila dyan sa Croatia is yung Dubrovnik. Pero yan, sa Dar, medyo makikita nyo yung mga big cruise ship. Medyo never heard yan yung mga lugar na yan. Bihira, once times lang nila kung mapuntahan yan. Yung sa Dar, Split. Yeah, pero kadalasan yung Dubrovnik ang talagang madalas na puntahan dyan, yearly nila. Pero ito nga sa, nung when I was in dito sa FTI Berlin, maliit lang siya, almost 10,000 tostanage. Yan ang almost pabalik-balik dyan yung lugar na yan. Our passenger was sometimes a German nationality. Yung mga naging passenger namin dyan, not like Queen Mary II and Queen Victoria, almost British and Americans, and some are Chinese, and also in FTI there's a lot of Chinese also mga passenger then, and also makikita niyo for the next share ko ng video, makikita niyo minsan what do you call this, yung FDI Berlin, tunisan na ano yan eh, na-hire ng isang company ang nag-tour. Meron silang mga tunisan, bicycle, sila, dala-dala nila yung mga bicycle nila. Maliit lang kasi yung bangkong yan, almost 400 passenger lang yung capacity, yung not like yung Queen Mary II, Queen Victoria, sa 1,000 na passenger and crew. Laki siya na, yan, maliit nga lang yung kaya kuminsan na-hire siya ng one of the company nga na nag-tour sa iba't ibang lugar. Yan, kadalasan nila pinupuntahan dyan sa like yung Corsica, the next vlog I share, yung parts ng France and Italy, yung doon sa Hasio, Corsica, marami doon, maraming place na makikita nyo sa on the start, you can see what place I've been been visited, makikita nyo. Kaya makikita nyo nga yung mga structural nila, talagang century old na masasabi yung design ng mga buildings and houses, and some of the street. Ayan, makikita nyo yung nila, talagang napakaganda rin talaga yung marami silang may pagmamalaki rin yung lugar na but I promote also our country, the Philippines, not only that structural but natural resources, yung mga talaga na makikita nyo na not a man-made but God's made. Siyang may makikita nyo yung mga iba't ibang lugar sa yung mga mountainous place, yung mga beaches, mga Panginoon, our Lord. It's a God gift, not a man-made, not yung nga makikita nyo dyan
sa Europe, almost man-made yung mga place na mapupuntahan dyan. Talagang ano, talagang mga structural na unang panahon pa, century old na place. Kikita nyo talagang attracted din yung mga ano, yung mga structural nila, saka yung mga lumang mga ano, place na mga historical place na magandang mabasa mo yung mga ano, yung mga story niya. Kaya nga yung katulad yung sa Egypt, yung ano doon, makikita mo more than a 1,000 years na rin yung Pyramid of Egypt, yung mga ano doon. And also sa mga gawing lugar dyan sa ano naman, sa Israel, yan, sa Turkey, yan, mga during Jesus Christ sa ano naman doon, yung ano nila. Dyan sa Europe, makikita mo yung during ano naman dyan, sila ano naman na sila Napoleon o, ano sila Napoleon Bonaparte, mga ano, iba't ibang mga ano pa rin kikita niya during their time, yung mga talagang naano nila. Tulad sa Rome, makikita mo dyan sa Rome yung mga Colosseum na 1,000 years na rin yung ano, yung when they build it, and also yung sa Greece 1,000 years na rin yung panahon na yon, yung mga ano nga masasabi yung mga historical place, kasi yung panahon pa talaga ng Roman Empire. But here in the Philippines, you can see during Spanish time and during World War II, yung makikita nyong mga place dito sa Philippines, and also some place in Asia like in Japan, Nagasaki, yung during World War II. And also you can see place in yung dito sa may ano, marami rin silang place dito katulad sa Thailand, yan, sa Indonesia, yung Myanmar. Yan, sa Asia, marami kang makikitang historical place dyan na more than 8,000 years din yung ano nila. Iba't ibang mga structural. Yan, na kaya ano, yan, mas ano ako sa mga ano, kaya madalas ako mag-gala-gala. When I was, ano nga, every fourth talagang lumalabas ako for one of the, ano na rin, for my refreshment of my, ano nga, yung my mind, tsaka yung exercise na rin by walking. Kaya nga, kadalasan dyan, naglalakad lang ako more than 2 hours, paikot-ikot dyan sa mga fort, punta-punta lang dyan. Kahit paano na ano ko na rin to, yung nga, ngayon ko lang naisi-share to, hindi ko pa lang naisi-share nun dahil busy rin ako sa ano ko, basta picture lang ako ng picture, kuha ko ng ano, naka-save lang sa computer ko. Then ito nga, medyo nagka-time ako to share it to you yung mga iba't ibang place nga na ano, napuntahan ng when I was in a cruise ship. Yan nga, makikita nyo. Buti, medyo naitago ko pa. So, yan, makikita nyo yung ano niya. Talagang one of my best memory or souvenir. Yan nga. The golden my golden memories, yan nga yung ma-share ko. I think even I die and ano nga, makikita yan ng mga kaapu-apuhan ko na lugar, iba't ibang lugar sa buong mundo na napuntahan ko. Kaya medyo ano rin ako, satisfied din ako sa pagbabarko ko. At least yung nga, hindi ko nasayang yung pagkakataon once in a lifetime na mapunta ka sa mga iba't ibang lugar, lalo na dyan sa abroad. Yung nga dito nga sa Pilipinas, kundi nga lang siguro pandemic, yung nga marami pa rin mapapasyalan, magandang mga lugar. Yung nga one of my family, ano rin dati noon, when I have a time, yung nga medyo my whole family,
inano ko rin sila para ma-ano rin nila yung ma-experience nila how to go in abroad and how to get a tour in some place like in Singapore that I was sharing to you before, yung Singapore, Malaysia. And also, dito nga sa local, ano nga, dito sa Ilocos Norte. Marami na rin akong place na napuntahan dito sa Philippines, dito sa Baguio, La Union. Yan, papunta dito. Yung nga lang, gusto ko pa mapuntahan yung, hindi ko pa napupuntahan na sa Mindanao, gawing Mindanao and gawing Bisaya. Na one of my, ano nga, na talagang, inaano ko na wish ko rin. And also isa pa the one na ano nga yung place ni Jesus Christ din sa Israel na one of na wish ko rin na papuntahan. Yan, makikita nyo nga yung mga place nila. Yan yung ano dyan sa Croatia, yan yung Zadar. Makikita nyo dyan yung mga place niya, no? Makikita nyo yung narrow street. Puro narrow street yung ano nila dyan eh. Yung place nila makikita nyo. Walang ano, and also no vehicle pass by. Yung ano talagang, yung place nila makikita mo lahat. Talagang walking ano lang ang ano dyan. Ano siguro bicycle, motorcycle, but the car, bihira kang makikita dyan na katulad niyan, napakalaking lugar, big place na ano, not like here in our country. Yan, makikita niyo maraming mga ano diyan, mga stall ng mga different kinds of ano nga products na sinesale nila. Ayan, talagang may place yan na talagang for ano lang talaga, open malls. Eh, matatawag mo open malls, not like here in the Philippines all closed door ano nga yung air conditioning yung buildings niya na makikita mo sa malls, same like malls of Asia dito sa Makati, Quezon City. There's a big malls you can ano nga makikita mo yung place nila. Pero yun, oh, sabi ko nga sa inyo, yan, marami na akong nalalakaran, nakikita ko. At nakikita nyo rin yung street nila, talagang marmol. Yung ano nila, makikita nyo yung ano, walkway nila. It's different. Talagang malinis yung ano nila, place. Ganyan din sa ibang lugar dyan sa ano, dyan sa Europe, makikita nyo nga. Kaya nga sabi ko sa inyo, you can see the difference for every country. Yung mga place na napapasya lang to at naisi-share to. Yan. Kaya sa lugar na yan, talagang ano, maganda rin naman. Kaya ako minsan na pagbalik dyan, talagang binabalik-balikan ko, talagang inaano ko yung ano yung place, talagang sinusulit ko yung pagpunta diyan. Talagang ano ko minsan, meron akong hindi napuntahan na lugar, doon naman ako pupunta. And also yung mga inside the buildings, yung mga ano like the churches, yan makikita mo different kind of churches yung sa ano dito sa Catholic and Orthodox, but sa Muslim church hindi ako nakapasok dahil I don't know what ano nga yung policy nila kung paano pagpasok sa ano sa church nila. Tatanggal ka ng chinelas, magkaano, not like sa yun nga sa Orthodox Christian, pagpasok mo just sa ano nga iba yung ano, maupo ka lang doon, meron silang there's a chair na pagkaanoan. If you want to make some prayer, yun nga. Hindi ko lang alam kasi hindi pa ako nakapasok sa Muslim mosque na ano, how they pray it and paano yung ginagawa nila dun sa loob ng simbahan. Pag pumasok ka, so if you are not a Muslim, kung papasok ka dun sa loob ng simbahan nila,
yun, sa mga Buddha, yung maraming mga iba-ibang religions na ano, mga masasabi mong iba-iba yung paniniwala at iba-iba yung panamila. So yan, makikita nyo nga yung ano, eh medyo pabalik na rin ako doon sa ano, kaya makikita nyo maraming mga ano sila dyan, mga paninda talagang ano, kaya lang medyo yung price niya is hindi mo rin masabing ano, talagang ano kasi iba yung quality ng paninda nila. Medyo mahal pero maganda naman yung quality na ano, yung mga paninda talagang best quality. Hindi siya yung talagang pipitsugin, yung talagang ano, yung what do you call this, yung mga mumurahin. Quality yung number one sa kanilang mga paninda dyan. Especially yung mga souvenirs, yung mga shoes, mga ano, talagang magaganda, matitibay. Saka iba yung unique na ano nga. Ayan, some of my souvenirs nga, makikita niya yung ano, marami akong naiwiring souvenirs, yung mga ref magnet, mugs, yung plates, and some ano nga, yung mga decor na ano, wall decor and ano nga. Sa ngayon na medyo nakatago siya, naka-display na rin yung iba. Kaya ayan, bawat bansa dyan makikita nyo. Masarap din mamili ng ano. Kaya kung lumalabas din ako dyan, yun, nabibili rin ako ng mga iba't ibang souvenirs. Tingin-tingin dyan ang ano, window shopping. Then tingin-tingin nga yung mga structural nila. Yung number one na pinupuntahan ko, structural nila. Then observe na rin sa ano, sa lugar nila. Kung ano yung ano. Ayun, kikita nyo nga yung ano, kapaligiran nila, the surrounding, makikita nyo. Kaya makikita nyo nga yung mga structural, yung iba medyo century old, yung iba medyo bago na rin ano, bago na rin tayo dyan, same like in some of the place. And also in our country, yung mayroong mga ano, old, century old, tapos iba modern, makikita mo. Sa pero sa ano, makikita na din yun din sa ano, sa Cuba, makikita nyo yung Cuba, yung place nila doon, makikita nyo na ka-separate yung old town and new town. Talagang makikita nyo yung ano, hindi nila ginagalaw yung old town, talagang sira-sira na yung mga buildings, yung mga ano, pero may mga houses pa rin na tenant pa rin na nakatira. Kung may time kayo, just visit that ano nga, my some of my vlogs yung sa Cuba. Makikita niyo yung ano, maraming place din sa Tepuegos. Yun, makikita yung Santiago. Yun yung ano, mga place din sa Cuba na ano, na napuntahan ko. Makikita nyo yung structural niya rin doon, yung mga iba't ibang mga ano, during Spanish time din naman yun sa kanila. Bali, ano rin yun eh, ka-old ng ano, yung Caribbean kasi mostly, yan, talagang mga ano yan, talagang during Spanish time din yan, and also American, ano nga, makikita nyo yung history ng Amerika, halos mas matanda pa yung history ng Pilipinas. Kasi kailan lang naman na discover yung Amerika, yung ano, makikita nyo yung sa mga world history, yeah, makikita nyo, but there is some people there, yung mga American Indian na Red Indians na from ano nga, papunta ng Canada. Kung makikita nyo yung history nila, mga ano, they discovered only about siguro mga ano, 1800, 1600, not like the Philippines, they discovered by Magellan 1500s yung ano niya. And also yung Caribbean nga, one of the place nga na dinadaanan ni Magellan. Dinadaanan niya ni Magellan niya, makikita nyo yung ano nga dyan, yung Brazil. Yan din sa Caribbean, South America.
Yan, makikita nyo, puro Spanish, Portuguese speaking yung mga ano dyan, mga tao, kasi yan, hanggang Mexico. Yan talaga yung during ano yan, Spanish time, 1500s. Yan, na ano, na-discover lang na ano sa history, kasi the history started in ano nga, kikita natin sa book of the Bibles nga, makikita natin yung history from the Middle East and also from the Egypt to Middle East. Yan yung start ng history natin. Then ano nga, kung makikita nyo nga, yun, hanggang sa pumunta dito sa Europe, yung ano natin, after ano nga, makikita nyo Napoleon Bonaparte, sila ano, during Roman Empire, makikita nyo yung ano, kung masusundan nyo yung history natin. Alam nga, maganda pag-aralan yung mga history, yung ano, yung ano natin, the history of human being. Pinagmulan talaga. Then, pero yung ano, makikita nyo yung dito sa Asia, yung China, one of the oldest town din yung China, na talagang ano. But you can see only in the history yung mga dyan nga sa Europe, yung mga ano, 1,000 years. Pero dito sa going Asia is a millennial lang, millennial year lang ano. Pero hindi lang na ano sa history, pero kung nakikita ng mga archaeology, nahuhukay nila, maiitatanda rin yung mga place dito sa mga Asia. Ikita mo yung the history lang ng ano, ng Japan na makikita mo, Korea, and pero ano sila sa Limahong. Kung titingnan nyo yung year of the Limahong, yung mga ano, talagang mga ano na rin, 1,000 years na rin. Yeah, yan, yan. Maganda yan, yung ano nga, siya nga sinasabi ko sa inyo, yung mga place na napupuntahan ko, yan nga, kung yaanin nyo sa history, talagang napakaganda, napaka ano, yung how the man evolved Earth nga, yung parang siya nag-ano sa Earth. Kasi yung ano lang naman eh, makikita nyo sa mga structural. Then, kung babalikan natin from Jurassic year, yung mga ano nga, 1,000 years na yon, yung sa ano, makikita nyo yung mga fossil naman ng mga Jurassic, ano, what do you call this, yung mga mammals na yun. Yun, makikita nyo. So, yeah, pabalik na ako sa barko. Yun nga, sinasabi ko lang, kinukwento ko yung mga, as for my experience lang, yung mga, ano ko, yung paglilibot ko sa, ano, sa around the world, yung makikita mo yung the story of a human being, yung mga ano, mga napupuntahan ko mga lugar at mga places. Makikita nyo yung mga century old nga na ano, mga places. Makikita naman nyo sa structural niya kung gaano katalaga katagal o katanda na yung mga place na ano. Before I forget nga pala, sa mga bago pa lang diyan na ano, please don't forget to subscribe, like, and share nyo na rin. And also, don't forget to push notification bell para sa mga update, may update ko kayo sa mga video ina-upload ko, to notify you nga sa mga latest vlogs ko at share. So yan, makikita nyo yung nga. Arrival, departure, makikita nyo yung mga place dyan na ano. Kaya makikita nyo nga yung ano nila, yung place, some are in the ano nga, in the side of the ano na, almost the sa mountain na rin yung ibang lugar. So susunod dito yung after this, one of the place also here in Croatia, yung ano nga, Sevenik, yung ano, susunod na Sevenik, after Sevenik yung Split,
Yun talaga makikita niya yung mga iba't ibang mga century old place. Kaya nga, isa pa rin niya sa mga ano, makikita naman niyo siguro, yan, makikita niyo yung level ng water nila almost yung nakatira sa kanila almost on the ano nga side of the ano na nga ocean yung ano nila, katulad ng ano kasi yan almost near to Italy lang yung place nila yung Venice, makikita nyo yung Venice, halos dumulubog na yung Venice kundi lang sa mga ano sa mga water shed or ano flood control nila, talagang lubog na yung Venice, makikita nyo yung place of Venice. Siguro after ano nga ma-share ko muna itong ano lahat ng place dito sa ano hilera ng Croatia going to Montenegro, Albania, Durres. I'll be back on the top sa Venice. Makikita nyo sa on the corner of the ano nga halos malapit lang siya dito sa ano dito sa Rijeka. Then pababa naman yun. One of the best place also in ano nga sa Italy. Maraming mga place na ano rin sa Italy, almost 10 places I've been visited. Italy ano nga nation. Yan makikita niyo yung iba't ibang lugar niya. Makikita niyo yung ano halos parehas lang, magkakaparehas sila ng mga structural niya. Yung ano nga yung Croatia, Italy, Greece, yan makikita nyo. Then after that, makikita nyo naman yung ibang ano naman sa Spain. Ano? Ayan, 2017 naman yan, October, the last year kung na ano dyan, dyan sa ano, sa DAR. Yung nga sinasabi ko, yung mga structural design niya, makikita niyo yung sa Spain, sa France naman. And also, some place in Europe like Germany, so, ano, Stockholm. Tapos papunta na dun sa Sweden. Yun, mga ano, hanggang sa Norway. Makikita niyo yung mga structural talaga. Yung pinagkaiba from one place to another, makikita nyo yung ano. Ayan, makikita naman nyo yung Africa, one of the ano nga, how Africans ano nga na ska, ano nga nag ano sa evolve sa earth, yung nga they came from ano nga nag ano sila makikita nyo yung American black saka dyan sa ano hanggang sa Caribbean, makikita kayo ng mga black people. It's come from South America, no, Africa, makikita nyo. Kasi yun, one of the slave nga, yung mga papanood naman natin sa pelikula, naging slave sila nung mag-ano sila ng ano naman, ng ano, ano tawag dito, yung mag-ano ng mag-explore yung British. Ayan, pagtabi nila hanggang sa ano, papunta ng Australia, yan, New Zealand, Canada, Amerika. Makikita nyo yung mga ano dyan, black people, yung mga ano, hindi naman ano, pasensya na, medyo ano, black American nga, tinatawag natin, how they evolve yung ano nga, yung Philippines naman, makikita nyo nga rin, Chinese, American, ano, Chinese, ano, mga Filipino, ayun din, nagkaroon na rin ngayon. Nagkaroon na rin sa iba't ibang lugar ng mundo. Mga Chinese, ayan, Filipino, makikita mo na rin sa iba't ibang place na nag-aano sila. During nag-abroad na rin sila, nakakapag-asawa ng mga iba't ibang lahi. Yun yung ano. And also yung mga kita niya yung mga Muslim. Maraming kung makikita niya sa history ng human life, kung paano nag-evolve yung ano natin.
Kaya medyo ano na rin to. Matapos na ito sa Sadar, yung nga, kita niya nga yung place niya. Kaya na, iba dyan medyo na papaulit-ulit kasi yung nga, i-share lang sa mga ano nga, yung how many times I've been there na ano, iba't ibang year. Kaya lang, yung nga, medyo maliit lang naman yung lugar na yan eh, nung Sadar na yan. Yung mga pinupuntahan ng mga tourists and our guests, yan mga place na yan na pinupuntahan. Kaya, pero iba-iba yung angulo ng mga ano. Maybe later on na iaano ko nga kasi yan lang sinishare ko sa inyo how many times I've been there. And baka sa next time I've been ano nga iaano ko na lang i-re-edit ko yan. Siguro piliin ko na lang yung mga magagandang place niya na ano may sishare. Kaya lang yan, as for my souvenir, na-arrange ko pa lang yan. Na-arrange ko lahat ng mga photo ko. Siguro doon ko na lang pipiliin sa next step pagka na-complete ko na yung mga ano, mga place na na-share ko. Sa ngayon, yan, inaano ko pa lang para as my souvenir and ano, para may ano ko lang lang, may tago ko rin yung souvenir ko na yan. Tsaka makita nyo na rin yung mga place na ano nga, kadalasan pinupunta ng mga cruise ship. Kaya masasabi kong swerte pa rin ako kahit pa paano sa tagal ko na rin yung ano. Usually, I've been also in cargo vessel. Kaya lang medyo hindi kami nakapunta sa mga cities. So yeah, medyo patapos na ito. Follow my vlogs na lang. And please subscribe. Para ano, para naman makita nyo yung mga place na napuntahan ko at ma-share. And don't forget to push notification bell para may notify ko kayo sa mga ina-upload ko mga video para updated kayo. So until here na lang. And thank you for watching and thank you for the music background.